This is PHRV Radio Las Vegas, the monitor, looking globally at the periscope of the latest situations amid the COVID-19 pandemic. PHRV Radio Las Vegas, the monitor. Mga kababayan, walang kaba, magandang panonood po sa inyong lahat. Minsan pa pong sumasayang papawid ang PHRV Radio, ang The Monitor, na nagbubuhat pa naman sa Las Vegas, Nevada, the entertainment capital of the world. And Nevada is ready to lead America. Vegas strong and getting stronger po. Niyayanig po tayo sa buong mundo dahil po naman sa mapinsalang virus ng Corona COVID-19. And kami po naman sa PHLB Radio Las Vegas, The Monitor, ay maghati po sa inyo ng overview at mga situation po sa iba't ibang bahagi ng buong mundo, sa bansang Pilipinas, sa Amerika, at iba't ibang bahagi po naman dito sa mainland America. Sa gawing ito, mga kaibigan, makakasama po natin sa PHLB Radio The Monitor ang mga miyembro po ng International League of Broadcasters at ang inyo po namang abang lingkod ay Rex Ricarte po lamang. Sa pagkakataong ito, si Mr. Rolly Manuntag, General Manager po ng Guam kung hindi po ako nagkakamali, ito po naman ay KM Broadcasting in Guam. And FM KTKB 101.9 at saka Channel 26. Welcome po kay Mr. Rolly Manuntag. Rolly? Thank you very much, Rex. I'm glad to see you again. Glad to hear. Ikaw yung, alam mo naman, miss na miss kita. For so many years na hindi tayo nakita. Mm-hmm. Ngayon lang. Mm-hmm. And nagustuhan ko rin na kabilang ka sa International League of Broadcasters. Is that correct? And you too. And you too, Rolly. Tama na ba ako doon? Uh-huh. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Magandang hapon sa iyo, Rex, at sa lahat ng mga tagapakinig mo at mga nanonood sa iyong broadcast. And masaya ako na yung programa mo ay napapakinggan worldwide. Mm-hmm. Salamat naman. From here in Guam, isang maliit na isla. Kumbaga sa Kwan, ito ang forward island where America's day begins. Mm-hmm. Dito nagsisimula ang Amerika. Dito mm-hmm. sa bahaging ito ng Pasipiko. Mm-hmm. So, pag-asakuan eh, ito ang forward base ng United States. Mm-hmm. Dito muna dadaan bago pumunta ng mainland. Yung mga, correct. Kung may gusto lang umatake. Napapanood natin sa mga old movies, yung Pacific, Guam area, sa panahon pa naman ni General Douglas MacArthur, dyan sila dumadaan sa Guam, going to the Pacific area. Anyway, by the way, para po naman sa mga taga-subaybay natin sa The Monitor ng PHLB Radio Vegas, si Rolly Manuntag po naman ay dati na po na nagmamanage at nagbabroadcast ng radio stations in Davao City. And siguro si Rolly magbibigay sa atin ng backgrounder bilang isang professional broadcaster at saka professional engineer. Rolly? Oh, Rex, with regards to Davao City, talaga na-miss ko yung lugar na yan. Mm-hmm. Kasi dyan ako nagsimula ng broadcasting. Right. And I owe a lot of people there who believed in me na meron daw talento. Kaya naman sa kanilang tulong ay medyo nagkaroon tayo ng passion sa broadcasting. Isa na din sa hinahangaan ko dyan ay si Rex Ricarte ng DXDC Davao. At maraming salamat kay Kuya Boy Sulanor na right. Yan ang si nag-hire sa akin sa Davao. Si Spark. Spark Boy. Yes, si Spark. Mm-hmm. Yan, si Spark ang tawag ng mga taga-barko noong araw eh. Spark. Mm-hmm. Spark. And then, of course, si Manny Cabrera. Kasi doon ako laging nagpupunta sa DXGE. Kasama ka rin doon sa DXGE noong araw. And then DXED, DXGE, and then many radio stations so far. Yeah. Right. Mm-hmm. So, nag-evolve. Sa tulong naman ng mga kasama natin, hindi naman ako pinabayaan.
Kaya tumantua ako noon, nakita ko si Manny dyan sa The Monitor. Mm-hmm. Oh, si Manny pala to. Yan. Mm-hmm. Oo, salamat naman. Pati si Tony Vergara. Tony Vergara, naman. I saw him there. Right, yes. Right. Mm-hmm. So, mm-hmm. well, dito sa Guam, Rex, okay mm-hmm. naman. Ito ay maliit na isla lang. It's like mm-hmm. 30 miles long mm-hmm. and 9 miles wide. But it is like you are in Davao City. Kaya hindi ko namimiss masyado yung lugar, eh, no? parang ito rin ang second home. Mm-hmm. Na right. aking dito na ako talaga tumanda. Mm-hmm. 35 years na ako rito sa Guam. Ang tatanda lang sa atin, Rolly, Kalabaw. Tayo naman eh maintain lang natin yung posture natin. Just eat the right kind of food. Siyempre, kailangan natin ng healthy body and exercise every day, right? Especially you right, right. na nandiyan ka sa Guam and alam namin na ang Guam eh maraming prutas dyan na pwede mong may bili ka sa mga grocery. And by the way, sa COVID-19 na napansin namin na ang Guam ay walang balita tungkol naman sa mga medyo nakayumao o na biktima ng COVID-19, Rolly. What do you think? Mga testing na ginawa nila dito sa Guam, marami ang negative. Mm-hmm. So hindi masyadong malaki ang data ng mga positive. Pero ganun pa man, the governor of Guam declared an executive order locking us up para maprotektahan yung spread ng virus. So we are until May 5 ang lockdown, ang declaration ng governor hanggang May 5. Ngayon, it's up to the governor kung nakikita niya na wala masyadong infections every day na nire-report ang Department of Public Health and Social Services at ang COVID-19 task force. Sabi ng governor, she might open up the economy slowly. Ano ba pangalan ng governor? Anong pangalan ng governor ng Guam, Rolly? Si Governor Lou Leon Guerrero Rex. Aha. Anong babae siya? Anong lahi nun? Taga rito. She's a Chamorro, Guamanian. Okay, copy. Mm-hmm. And binibigyan kayo hanggang May 5. And how was the social distancing implement ba within your area yes. in Guam? Mm-hmm. Yes, very very much implemented. Mm-hmm. Meron kaming mga checkpoints in 4 locations dito to really assure the people na they will not cross borders sa mga mm-hmm. towns. At kung talagang kinakailangan bumiyahe, then they will give you some points what to do in that area. Kung ano ang dapat gawin, mag-mask ka, kung ano ang distansya mo, yung alam mo naman standard distancing natin sa Amerika, right, which is right. I think 6 feet. Is that the same as like here in Guam, right? Mm-hmm. Yes. Standard yun. And by the way, ikaw ba nakarinig ng mga palagay natin yung mga nurses and mga doctors natin, yung mga nasa frontliner? Mga frontline dito sa Guam wala. Walang kasong ganyan na katulad ng naririnig ko sa news diyan sa mainland. Mm-hmm. We call US mainland kasi. Yep. Right. Merkano right. rin kami dito, Rex. Correct. Merkano rin kami dito sa Guam. Oo naman. Pero nagtatagalog pa rin na Amerikano. Correct. so far as Guam is concerned, yung mga nurses at mga doctors natin, wala kang narinig na sila infected ng COVID-19, Rolly? Walang na-report dito sa Guam na nagkaroon ng fatality. Ganon, wala. Ba? Kaya medyo maganda ang takbo namin dito, Rex, gawa ng mga tao. Parang sumunod na rin sa lockdown. Talagang they stayed home, hindi na pumasok. Talaga wala, jobless yung mga iba, yung mga hindi essential businesses, right. hindi sila nagtrabaho talaga. Yung 4 law na narinig natin, pati yung mga empleyado natin na naapektuhan, meron bang support ng local government dyan sa Guam? Go ahead, Rolly.
Merong nilalakad ang gobyerno dito. We are expecting assistance out of that $3 trillion yata ng United States for this COVID-19 season natin ngayon. May hinihintay kaming pera na darating na daw automatically to those people who filed income taxes for 2018 and 2019. Basta't meron kang direct account sa banko. Bale, yung tinatawag natin, stimulus fund para sa sa nagbayad ng mga taxes. Go ahead, Rolly. Yes, yun lang ang hinihintay ng mga mga kababayan namin dito sa Guam, mga hindi nagtrabaho. And then they're also given a chance to loan yung mga businesses, small businesses sa SBA. You know, the Small Business Administration. Right. Mm-hmm. Dito sa Guam, meron silang programa dito na pwede kang mag-apply ng loan para to cover your payroll. Pagka ginamit mo talaga specifically for payroll, according to the news, ay forgiven yung loan. That's forgiven, what I heard. Yes, hindi na isisingilin yun. Student loans? Paano yung mga student loans? No, not student loans. Business loan. Only business loans. Pero wala ka narinig sa mga student loans? Dito wala. Talagang standard naman yung student loan dito, Rex. Patulad din sa Amerika, sa mainland. Na every student is really talagang kung qualified sila sa student loan, they'll be given. Dito naman sa bahaging pagkain sa mga consumer, sa mga department stores and groceries natin, sila ba sa palagay mo, they can support the population with their food supply, Rolly? Yeah, we have ample supplies of food dito. Guam is being supplied by a ship, by a aircraft, Aircraft. Okay. Pagka ikaw ay nawala ng supply from the mainland, yung ginagamit na ship coming to Guam. Kasi itong Guam, talagang wala na ibang paraan. Hindi makapwedeng mag-drive papuntang California. Right. You can get your supplies via ship sa mga shipping companies na nagbibiyahe dito sa Guam. Has there been any experience sa Guam nagkaroon ng brownout or naputol yung supply ng tubig, Rolly? No. The governor specifically ordered the local utilities not to cut off power, not to cut off water. Bigyan sila, even the banks, yung mga may loan, bigyan sila ng konting palugit, at least 3 months. Ang IRS dito ay binigyan kami ng hanggang July 15 to file our income tax returns. You're right. Kaya medyo niluwagan kami. Kaya hindi masyadong nararamdaman yung hirap dito na di katulad ng ibang countries. Pero dito sa Guam, ayos naman ang patakbo ng gobyerno. Kaya meron kami dito kung tawagin ay yung supplemental nutrition program. Yung assistance yan sa mga, ngayon parang nilahat na yata nilang bigyan yung mga tao ng, kung tawagin yan Rex dito, food stamp. Dito SNAP yan yung mga nutrition program na yan. SNAP. Intended for yung mga low income. Pero parang ngayon, hindi lang ako nakapag-apply pa. one day, Rolly. By the way, sa educational system naman natin, anong observation mo sa elementary, high school, and college education system? We are patterned after the U.S. educational system. Nagkaroon ba ng pagsasara ng mga eskwelahan for the meantime? Yes, Rex, as a matter of fact, ginawa ng governor at ng Department of Education ay good na yung school season natin. Sarado na kumbaga sa kwan, tapos na. Tinapos na kasi alanganin na rin bumalik sa school. Correct. Yeah. So mula nung na-declare yung COVID-19 pandemic na yan, lahat ng eskwelahan sarado.
Walang bukas. Kaya yan ang aming ang kagandahan, parang okay, bakasyon nyo, tuloy-tuloy na. Next year na lang ulit. Right. So next school year na lang. Ang pagkakaalam ko, Mr. Rolly Manuntag, ang mga Pilipino dyan nagkakaroon na ng increase of population sa tingin mo. Yes, definitely. We are actually 25% of Guam's population. Really? Huh? Talaga? Yes. And, yan ang pinaka-baseline natin dito sa Guam. Yung mga support ng mga Filipinos making this radio station so popular at tinangkilik nila ng gusto. Hindi na umaalis yun, Rex. Nakatutok na yun. 101.9. Nakataglis ka, di ba? Especially taglis kami at saka yung halo yung music. Oh, pati yung FM radio mo, pati Channel 26, taglis pa rin yun, ano ha? Right. Pareho. And isang bagay din para sa mga nanonood sa atin, hindi ba apektado ang advertising budget for the whole year as a radio station GM? Big time. Maraming nag-cancel. Yung mga non-essential businesses, nag-cancel sila. Hindi naman actually nag-cancel ang contract, but they just suspended. Suspended for while the meantime. While COVID-19 is active pa rito sa Guam, yung lockdown, malaking nawala sa aming revenue actually. Yeah. Kaya nga, hihingi ako ng tulong sa SBA para lang makasweldo. Baka wala na ako sweldohin. And ilan ba ang staff natin for as of the meantime, Rolly, as of this time? We have 10. 10 people. Okay, 10 people. So you can operate with 10 guys in a nice station in Guam. Don't forget, mga Pilipino na nasa Guam po, kayo po ay nanonood sa general manager po natin, si Rolly Manuntag, sa KM Broadcasting Guam, FM KTKB 101.9, at saka Channel 26. Ito po feature po namin sa The Monitor para po malaan po natin kung ano nangyayari in your area sa Guam as of this na time na medyo nilalampaso tayo ng COVID-19. And masaya po kami, mga kaibigan taga Guam, mga Pilipinong nanonood po dyan, mga kababayan po nating walang kaba sa mga taga Guam, na kayo po ay nasa mabuting kamay at wala po kayong mga developments na kagaya sa amin dito sa mainland America. Alam po ninyo, alam kong nanonood po kayo ng television dyan para sa mga balita, and hindi mabuti po ang balita rito sa mainland. Anyway, sa pinakahuling bahagi po naman, si Mr. Rolly Manuntag, para po naman sa kanyang pamamaalam. Rolly, go ahead. Marami salamat, Rex, at ako'y binigyan mo ng pagkakataon na ma-feature sa The Monitor. At salamat din at binigyan mo ako ng time na maipaliwanag ng kaunti yung karanasan natin sa broadcast sa Davao. At saka hindi lang ito. Darating na may mga darating na pampanahon, Rolly Manuntag, na magkakaroon tayo ng pagkakataong makipag-communicate na naman kami sa Guam, kung ano mga developments diyan. Kasi ang COVID-19, ito po ay nagawa ang The Monitor because of this pandemic. Pero in the future, good or bad news, makikipag-ugnay pa rin kami sa inyo dyan sa Guam for more developments. Yeah. You are welcome to call us up and remind us about it. Walang problema yun, Rex. Ayos. And of course, di ko makalimutan yung mga samahan natin during the time of Yumaong Joe Velasco. Remember him? Yes. Freddy Vergara, Tenny Banzon, and of course, the rest of those naging kasama natin. Bonnie Torres. Bonnie Torres, Ross Torres, Romy Torres, all of the Torreses sa Davao City. And Jimmy. Si Jimmy Torres, sila si... Sino pang naalala mo ron?
Pero naalala ko talaga dyan, si Manny Cabrera eh. Diyan pa eh. Yun ang pinakasikat. Nasa pinakasikat yan, si Manny Cabrera. Member ng grupo natin, the International League of Broadcasters. Anyway, Rolly, meron ka pang idadagdag? Go ahead, please. Wala na, Rex. Until next broadcast lang. Kung meron tayong may babalita, we will do. Okay. Anyway, mabuhay kayo po, mga kababayang walang kaba. Sa International League of Broadcasters po ng PHLV Radio Las Vegas, kami po ay nagbubunyi po para sa lahat ng mga Pilipino, mga kababayang walang kaba. Sa ngalan po naman ang ating kaibigan from Guam, Mr. Rolly Manuntag, broadcaster, member po naman ng International League of Broadcasters, inyo po namang abang lingkod, Rex Ricarte po lamang. Maraming salamat at babalik po kami sa ilang saglit sa iba pang version at edisyon po naman ng PHLV Radio, The Monitor. There are everyday actions to help prevent the spread of respiratory diseases. Wash your hands. Avoid close contact with people who are sick. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Stay home when you are sick. Cover your cough or sneeze. Clean and disinfect frequently touched objects with household cleaning spray. For more information, visit cdc.gov/COVID-19. This message brought to you by the National Association of Broadcasters and this station. Hi, this is Gary V. Listen to a Filipino radio experience right here in Las Vegas. PHLV Radio. Your Filipino radio experience is finally here in Las Vegas. Nandiyan ka na naman. Tinutukso-tukso ang aking puso. Get the PHLV Radio app from the App Store and Google Play. This is PHLV Radio Las Vegas, The Monitor, looking globally at the periscope of the latest situations amid the COVID-19 pandemic. PHLV Radio Las Vegas, The Monitor. Mabuhay po kayo, mga kababayang walang kaba. Bumabalik po naman kami sa palatuntunang The Monitor. At kami po sa PHLV Radio Las Vegas ay nagpupugay at bubunyi po naman sa lahat ng mga Pilipino, mga kababayang walang kaba, lalo na po sa mga kababayan po natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Makakasama po natin sa PHLV The Monitor ay ang mga membro po ng International League of Broadcasters. Inyo pong abang lingkod, Rex Ricarte po lamang. Sa pagkakataon po ito, mga kasambahay po namin, nag-broadcast po kami sa mga tahanan po natin sapagkat lockdown po naman tayo. And ang ating po namang kakausapin at magbibigay po sa atin ng situationer ay dati ko pong kasama sa Cebu sa DYRC AM Radio. Siya po ay nagsimula bilang isang reporter, simpleng reporter. And then ngayon po naman ay masaya po kaming makakasama siya sapagkat siya na po naman manager na po ng energy ng Dumaguete City and at the same time news anchor at siya po naman ay isa sa pinakamagaling sa Negros Oriental and siya po naman ay nagtapos sa Silliman University. Please welcome member po ng ating palatuntunang The Monitor International League of Broadcasters. Walang iba kundi si Florence Yenyen Baesa. Florence? Hi, Kuya Rex. Magandang hapon. Magandang hapon sa mga tagapakinig. Yes, Kuya Rex, ano pong gusto niyo malaman tungkol sa Negros Oriental at sa Region 7? Okay. Now, dito sa Negros Oriental, no, I will give you a picture of the whole Central Visayas. As of yesterday, 5 o'clock in the afternoon, Negros Oriental, Bohol, and Cebu Province, walang bagong kaso ng coronavirus disease or COVID-19. Okay? Ayon sa Department of Health Central Visayas. While Sikihor, nanatiling the only province in Region 7 na COVID-free. Ang Cebu City, yon ang epicenter ngayon dito sa
Region 7 na patuloy ang pag-akyat sa COVID-19 positive. Now, let's be specific. Here in Negros Oriental, apat ang positive sa coronavirus disease. Okay? Dalawa, patay na. Yung isa, naka-recover. While yung isang positive, nasa private hospital pa dito sa Dumaguete City. Okay, so for those na merong influenza-like infection or ILI with comorbidities 7, ILI na walang sakit na walang diabetes ay 31, moderate acute respiratory infection or we call it MARI for short is 7, at saka yung severe acute respiratory infection or SARI, 3. Okay, so yung persons under monitoring dito sa Negros Oriental na walang sintomas, na naka-quarantine, meron pa kaming 573. While yung naka-graduate na or nakatapos na sa quarantine is 13,088. Okay? So, sa Bohol, isa lang ang positibo at isa yung laboratory negative. Yung laboratory negative, yun ang terminology na ginagamit ngayon ng DOH-7 kung ang pasyente positive and then sa pangalawang test, naging negative. So, they call it laboratory negative. Cebu Province, we all know that there are 3 confirmed cases, 2 laboratory negative, isa ang patay. Sa Cebu City, may 2 bagong kaso kahapon. So, in total of 165 confirmed cases, 15 ang laboratory negative at ang namatay na dagdagan ng isa kahapon. So, there are 7 deaths in Cebu City. Sa Lapu-Lapu naman, isa ang nadagdag. So, 12 na lahat ang positive. Isang laboratory negative, walang namatay. At saka sa Mandaue City, 6 ang confirmed. 2 laboratory negative, walang namatay. So again, ang Sikihor lang, ang the only province here in Region 7, ang COVID-free. So kung Central Visayas, we have 190 confirmed cases, 23 laboratory negative, siyam ang namatay. Kuya Rex? So may sikreto ang Sikihor province, ha? May sikreto sila na sila ay COVID-free province. Yeah, zero talaga. Yun ang ano namin dito. May joke kami kung ano yung sikreto nila. Meron silang ginagamit na iano sa katawan nila. By the way, Negros Oriental, Kuya Rex, sa Negros Oriental, lalo na sa mga tagapakinig natin na from Negros Oriental, no, na sa ibang bansa na, ang Negros Oriental is still under enhanced community quarantine until April 30. However, according to our governor, Ruella Digamo, maybe hindi na aabot sa April 30, i-revoke niya yung declaration for ECQ, depende kung bababa na talaga at saka ma-flattened yung curve, no, sa coronavirus disease. As of now, bumababa pa ang cases namin dito sa Negros Oriental, pero hindi pa na-flattened yung curve. Kasi we still have more than 500 PUMs or persons under monitoring na wala pang sintomas. So, naka-under quarantine pa sila. Last Saturday, Kuya Rex, dumating na ang mga stranded passengers sa Cebu, sa Oslob. Kasi maraming mga taga Negros Oriental nagtatrabaho sa Cebu, yung iba local tourists, na naabutan sa ECQ declaration. So, na-stranded sila sa Cebu, doon sa Oslob, and then they were taken care of by the local government of Sambuan with the help of the province of Cebu. Tapos, nakatapos sila ng quarantine nila for 14 days. So, last Saturday, they were repatriated back, no, itong mga returning residents to Negros Oriental. Now, pagdating nila dito sa Negros Oriental, kasi maraming worried, siyempre naman, di natin ma-blame ang mga tao dito dahil galing sila sa Cebu na tumataas ngayon ang cases doon. So, pagdating nila dito sa Negros Oriental, they were not allowed to disembark from the barge
Instead, yung mga buses from the respective LGUs ang nag-board sa bus, and then doon sila sinakay papunta sa mga respective hometowns nila, kung saan doon sila i-quarantine ulit for 14 days. Kasi lahat ng mga LGUs dito sa Negros Oriental, the 25 cities and municipalities, meron na silang mga designated quarantine areas or facilities. Doon sila nilagay for another 14 days para sigurado na hindi sila carrier ng COVID-19. Kasi marami man ang asymptomatic. Yet, kahit asymptomatic ka, wala kang symptoms for COVID-19, you can carrier ka pa rin, pwede ka pa rin mag-infect. Aba, makapaghawa sa ibang mga tao. Okay. And nabanggit mo yung ECQ, it's being implemented sa Dumaguete City. Ano naman ang experience mo, Florence, Baesa, sa pagdadalo nyo sa mga grocery and wet market in Dumaguete? Okay, dito sa Dumaguete City, meron silang meron kaming mga quarantine passes dito. MWF, may lalabas MWF, may lalabas na PTH, at saka Saturday at saka Sunday. Now, kung MWF ka lang mag groceries, pupunta sa mga flea markets. Okay? Ginawa ito ng local government ng Negros, Dumaguete City to be specific, para hindi sabay-sabay lahat ng mga tao pupunta sa groceries. Now, sa groceries, yes, maraming mga tao, pero they observe social distancing at lahat ng mga tao dito naka-face mask, kasi you will not be allowed to pass through the different checkpoints kung wala kang face mask. At saka hindi ka naka-helmet just in case kung naka-motorsiklo ka. Okay, now, I think it is also important to report that yung Philippine Coast Guard namin dito sa Negros Oriental, in coordination with the barangay officials of the different coastal barangays here in Negros Oriental, naka-alerto sila laban sa mga pump boats coming from Cebu na yung pinapakyaw nila na uwi dito sa province. Pinagbabawalan na sila, hindi sila pwede mag-ductile sa ECQ. So kaya yung Philippine Coast Guard at saka Philippine Navy, bantay dagat, nag-unite sila lahat to bantayan yung sea borders namin dito sa Negros Oriental, kasi ang Negros Oriental kaharap lang sa Cebu. So very stern yung warning ng governor dito na walang pahintulutan na mga motor bangka, especially coming from Cebu na may kargang mga pasahero dito sa Negros Oriental, to keep Negros Oriental free or safe. Na walang mga galing sa Cebu na mataas yung kaso nila sa COVID-19 ang makapunta dito. Alright. That's nice. I've learned from you in our earlier conversation, Yen, na yes, every morning after your board works radio station mo, meron kayong conference with the province of Negros Oriental for information dissemination. That's true, Kuya Rex. No, every morning at 10 or 10:30 in the morning, pupunta kami sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases for the press conference. Kasi doon ilalakad at magre-report yung governor, yung provincial health officer namin sa mga updates, COVID-19 updates dito sa Negros Oriental. And on the other side of the coin naman, anong nakikita mo sa mga kapatid natin, mga taga Negros Oriental and Negros Occidental, sila ba ay sumusunod sa patakaran ng pamahalaan, lahat ng mga instructions? Ang observation mo yan? Yes, of course, kasi both provinces, Negros Oriental, kasi magkatabi lang sa Negros Occidental, si Governor Bong Lacson is very strict also na walang taga Negros Oriental na makapasok doon sa Occidental side. And likewise, kumbaga, ganun din dito sa Negros Oriental. Walang makapasok from
Negros Occidental. Maliban lang, Kuya Rex, yung mga exemptions like may humanitarian reason, yung pagpunta dito, may mga missions, magbibigay ng mga relief goods, yung mga essentials like food, yung mga cargoes, nagdadala ng pagkain, at saka iba pa. No? Yung mag-seek ng medical treatment from here, pinapayagan sila, pinapahintulutan sila na makapasok, no? Both Occidental side at saka Oriental side. And also, Rex, Kuya Rex, yesterday, dito, it's very sad because amidst the COVID-19 scare sa Himamaylan, Negros Occidental, merong nangyaring encounter between the Philippine Army and the New People's Army. No? Now, tatlong sundalo ang patay, including a junior officer. Okay. Itong mga sundalo, ayon sa report ni, according to Colonel Innocencio Pasaporte, the commander of the 303rd Brigade based in Negros Occidental, ang mga sundalo ng 94th Infantry Mandirigma Battalion under Lieutenant Colonel Randy Pagunuran, nagko-conduct sila ng security, meaning yung mga taga-DSWD nag-distribute ng Social Amelioration Fund, yung financial help ng national government to the different beneficiaries sa bundok. Now, meron din silang natanggap na reports na meron mga armed men na humihingi o nag-extort, may mga extortion activities doon. Kaya umakyat yung mga sundalo doon sa bundok, sa may Himamaylan, sa Barangay Carabalan. Unfortunately, pag-akyat nila doon, naabutan nila yung more or less 20 members of the New People's Army, tapos nagka-encounter. Now, according to the military report, may sumabog na landmine at saka tinapunan sila ng hand grenades from the NPA. Yun ang dahilan kung bakit tatlong sundalo, including a junior officer, died. No? And then 4 were wounded and they were airlift kasi may dumating na mga helicopters from Cebu, from Central Command sa Lahug sa Cebu. Now, nagpadala ng helicopters dito, so na-evac agad yung mga wounded soldiers papuntang Bacolod City to a local hospital where they will be where they were treated, no? So yan ang masaklap dahil sa nangyari dito na may COVID-19 scare, COVID-19 pandemic, and then sa bundok din magulo, may nangyari ding skirmishes between the soldiers and the New People's Army. That's sad, Florence. Very sad. Kahit na nung nakaraang araw eh narinig natin yung digmaan din sa Patipul Sulu, and masama rin ang pakiramdam natin doon kasi within this in the midst of the pandemic, hindi pa rin nila nararamdaman na kailan magkaisa ang Pilipino. Alright. At any rate, dito pa naman tayo. Yan, I'm not familiar with the Dumaguete City hospitals. Palagay ko yung mga frontliners natin, mga doktor, nurses, medical practitioners ng Dumaguete. Saludo po kami sa inyo. Galing po naman sa PHLV Radio and Energy FM ba itong dinadala mo, Yen? Energy. Yes, FM. Pero AMIs ang programming. Amen. Yeah, I know. The frequency is FM. The programming is AM. That's very good. Saludo po kami sa inyo from PHLV and Energy FM in Dumaguete. By the way, tanong natin kay Florence, anong mga developments sa mga ospital with the frontliners as of this moment? Wait again. Okay, in Dumaguete City, we have 3 private hospitals. Solomon University Medical Center, yung bagong ACE Dumaguete Doctors Hospital, Holy Child Hospital, at saka we have 1 government hospital here, Negros Oriental Provincial Hospital. Now, as of now, it's only the provincial hospital at saka ang Solomon University Medical Center o SUMC ang tumatanggap ng COVID patients. Kasi yung ang ACE, naglabas na sila ng press release na hindi na sila tatanggap ng COVID patients dahil kulang na yung mga PPEs nila, face mask at iba pa. Ganun din sa Holy Child Hospital. So ang nagtatanggap na lang ang 2
na mga hospitals, a private hospital and a government hospital. So far, unlike other places who are in Manila, here in Dumaguete City or Negros Oriental as a whole, walang mga doktor na, God forbid naman, na nadadakuan o na nahawa sa COVID-19. Walang nurses na nahawa, no? So, yun lang ang good news dito. Sa Silliman University Medical Center, tumagtanggap sila pa rin ng mga donations like PPEs, face masks for our health workers. And the so with the frontliners, kasi may mga frontliners dito, for example, those manning the different checkpoints here in Dumaguete City. Amelioration fund naman natatanggap ba ng mga residente ng Dumaguete yan? Here in Dumaguete City, we have 29,000 beneficiaries ng special amelioration fund, no, under the special amelioration program ni Presidente Duterte. We have 29,000 beneficiaries. Magsisimula sila sa pagbigay sa 6,000 pesos this week. That was announced last Friday na press con sa City Hall. So this week sila mamamahagi sa 6,000 pesos na financial assistance. Again, kudos para po naman sa mga media practitioner at saka mga medical practitioner ng Dumaguete and Negros Oriental, especially itong kaibigan nating si Florence Yenyen Baesa. Bago tayo magtapos, Yen, baka meron ka pang idadagdag bago pa magpaalam sa PHLB Radio Las Vegas, The Monitor. Okay, now last na lang, dito sa Negros Oriental or sa Dumaguete City, may dalawang private hospitals like SUMC, a private hospital, and our provincial hospital nag-a-apply ngayon sa Department of Health na ma-accredit sila na they can conduct COVID-19 tests here. Kasi as of now, we're very dependent sa Vicente Soto Memorial Medical Center in Cebu. So kung may kukuha, sa ngayon kasi Kuya Rex, nagsasagawa na sila ng kumukuha sa ng swab samples from our health workers kasi priority sila. Subalit lalabas ito mga 1 week ang result kasi dadalhin pa through boat ang samples to Cebu City. Okay? Then nandun yung Vicente Soto Memorial Medical Center. Yun lang ang kulang dito sa Negros Oriental. Wala pa kaming sub-national laboratory na makapag-test ng COVID-19. But dalawang hospitals nga are applying na. Okay? So yun lang ang latest and hopefully papayag ang DOH para dito na gagawin ang testing at mabilis ang paglabas na ng results. Magandang situation report na natanggap po natin kay Florence Yenyen Baesa sa Dumaguete City, Negros Oriental. Subalit, nakakalungkot yung mga awayan, medyo digmaan dyan sa bukid, sa mga kabukiran po natin. Masama po ang loob natin dyan. I hope magkakaisa po ang mga Pilipino, especially netong panahon na naghihirap tayo dahil sa pakikipagdigma po natin sa COVID-19 dito po naman sa bansang Pilipinas and all over the world. Mga kaibigan, salamat po naman kay Miss Florence Baesa, manager po natin sa Energy FM Dumaguete City and at the same time news anchor. Nagpapasalamat kami sa inyo, Florence Yenyen Baesa, sa inyong situationer. At kami po ay nagpapasalamat din po naman sa mga kaibigan natin sa all over the world, mga Pilipino po, na mga Pilipino po na walang mga kaba. Mga kababayan po nating walang kaba. Inaasahan po namin na kami po ay nakapagbigay sa inyo ng information from Dumaguete City. And pamamaalam po ni Miss Florence Baesa. Okay, so thank you very much, Kuya Rex, sa opportunity na mailahad namin sa mga viewers or listeners sa ibang bansa ang ukol sa mga developments dito sa Negros Oriental. Kasi alam po, marami kang mga listeners at viewers na coming from Negros Oriental para malalaman nila what's going on sa home province nila. So, magandang hapon po. Laban lang. Laban lang, Florence. Kami po sa PHLV Radio Las Vegas at saka Energy FM Dumaguete.
ay nagbubunyi po naman sa lahat ng mga Pilipino, mga kababayang walang kaba. Dito po naman sa palatuntunan ng PHLB Radio, The Monitor, membro po ng International League of Broadcasters. Inyo pong abang lingkod, Rex Ricarte po lamang. Maraming salamat po. This is PHLB Radio Las Vegas, The Monitor. Looking globally at the periscope of the latest situations amid the COVID-19 pandemic. PHLB Radio Las Vegas, The Monitor.